on IBC Channel 6 Palo Leyte. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at iBusiness 6 and 87.7 Vital Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program, Aksyon Niya Na, Opinyon Og Solusyon, right here at iBusiness 6 and 87.7 FM, Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Tuesday. Ano? Tuesday? Tuesday ba ba yan? Oh, tama. Tuesday nga. Tuesday morning po sa inyong lahat. Ayan. Good morning, sir. parang okay yung, ano, okay yung... ano yun, sinadya? Okay na nga, ngalimot kita, diba? Tungo dito, hindi na kita maaram kung anong apit. Siya, hindi na kita maaram kung anong adlaw. Hindi ka nga natubangit kalendaryo, adaka hindi ka makakasabot. Probably it's a part of the excitement that February 14 is fast approaching. Oh, ngayon, eto. Dere na't oso ha aton. Oo, sa bagay. Nakikita mo ba yung kulay ng t-shirts natin? Ayos. Ayos. Ayos talaga. Sabi pa nga ni Ma'am Joy Gimok Tamayo, dyan sa MacArthur, Leyte. Sabi niya, ayos. Oo, may dinot mag-arbor ito. Good morning to Lala, dyan sa MacArthur. Anyway, thanks for tuning in. Ma'am Joy Tamayo. Okay. And alam mo, Miss Jam, kasi today, yung ano, ito yung simula ng ano ng kampanya, mm-hmm, no, sa mga national candidates. National pa lang. No, national pa lang. Wala pang kasi local. 90 days before the election day, yan ang campaign period ng ating mga national candidates. Mm-hmm. 45 days before the election day, that's the campaign period naman ng ating mga local candidates. Na palaging ganun. Kasi binigyan natin 90 days ang ating mga national candidates. Kasi malawak yung coverage. Ang kakampanyahin niyan. Yeah? Diba? Anyway, good luck sa ating mga kandidato. Lalo na ang mga ini-expect nila na talagang mananalo, pero minsan nakikita ko wala doon sa kuan eh, no? Wala doon sa mga survey eh, no? Pero sa bagay, Miss Jam, itong ating mga survey na naman na it doesn't mean na wala ka doon sa survey. Oo, ay kulelat ka na, di ba? Kasi minsan kung sino pa yung wala doon ay yun pa yung minsan yung lumalabas sa totoo, di ba? Eh, di mo man kaya don't you worry kapag wala ka doon. Even the last election, eh, di mo siya katakalain na yung nandun pala sa ano, wala, yung wala pala sa survey, yun pa lang. Yun ang lumabas. O, oh, diba? Yung kulelat, kunyari sa survey. Mm-mm. Eh, pero nasa style lang din siguro yun. Depende sa trip nila. Diba? Kasi so, ito na ngayon, malalaman na ng ating mga mamamayang Pilipino kung sino-sino ang mga nangangandidato pagka-senador. At saka yung mga party lists, may mga listahan naman tayo dan na siguro ko to educate our mga voters natin, yung ating mga constituents ay palagi kayong makikinig sa radyo, manonood ng telebisyon at magbabasa ng mga pahayagan. Mm-hmm. So, di kaya kung mayroon kayong tawag nito, internet, pwede niyong halughugin. Halughugin talaga. Grabe. Bagat halughugin talaga. Ang mga pages. kasi February 12 nga sabi nila, bakit daw kung February 12? Bakit hindi 1 or 2? Mm-hmm. Kasi, alam niyo mga kaibigan, yung start ng ating kampanya,
is determined by the omnibus election code yun eh. Alam mo, Miss Jam, kasi so parang may ano siya. Mm-hmm. Kasi ako ang alutaga. Oo. Kasi doon sa pananaliksik din natin, according to the ano, yung document, yung omnibus election code, ang period for national candidates including senatorial bets and party list groups begins actually 90 days before the election day. So that is why elections, meanwhile, you know, ay ginaganap every second Monday of May. Mm-hmm. Hindi mo ba natatandaan yun? Every second Monday of May. Oh, laging ganun naman yun. That falls, I mean, hindi, sa taong ito, so, no? Dere nga nagbavary. This year, that falls on May 13, exactly 90 days after February 12. Mm-hmm. But diba? Then again, second Monday pa rin yan. Mm-hmm. Mm-hmm. So, the campaign period for national election will end on May 11. Mm-hmm. Oo. Hindi na pwedeng magkampanya sa 11. Actually, sa 12, no? So, katapusan ng campaign nila is May 11. Pero may mga nakakalusot pa rin na Miss Jam. Alam mo naman. Alam mo naman, di ba? Alam mo kung anong nakakalusot doon? Alam na this. Yung alam na this. Yung nandun na yung mga may violet, may green, may orange, may brown, may... kasi alam mo naman yung ating mga local bets, no? They have a different time frame, no? Mm-hmm. To follow the omnibus election code, kasi ito yung anong mga ito, yung mga local bets natin, mga gobernador, down to municipal councilors, no? Mga mayors, vice governor, mga bukal, mayors, vice mayor, tsaka mga konsehalis, no? Ayun ang ating local bets, no? Hanggang sa ano, district, yung tatakbong congressman, no? 45 days ang campaign period nila, which means election period is different from campaign period. Oh yes, oo. Di ba nung una sinabi ko election period na. No, but hindi ko siya hindi pa nasabi na campaign period. So ngayon campaign period na ba ng national? Yes. Oo, national start, ngayon. Start. Pero hindi pa pwede yung local, ha? Mm-hmm. Kasi ang national pa lang. Kasi ang simula ng ating campaign period for local candidates ay March 29. Mm-hmm. And both will end on May 11. Okay. Para sa May 12 ay wala ng kampanya. So marami nang bawal sa kanila kasi starting na ng campaign period. Oo, pero mayroong dalawang araw na hindi pwede tayong ano eh magkampanya. Mm-hmm. Miss Jam, ito yung 'di ba naabutan tayo diyan ng Semana Santa. Okay. No? Yung Monday Thursday. So yun ay check natin kalendaryo, April ano? April 18 yata, no? No, at yun ang Monday Thursday at saka yung Good Friday sa April 19. Mm-hmm. So yung dalawang araw na yun ay walang kampanya. Hindi ka pwedeng mga man exempted. Ano, kampanya, oo. Pero alam mo kung saan magandang magkampanya kapag Easter Sunday? Saan? Sa beach. Oh, yo. Ang galing mo mahula. Alam na this. Kasi yung mga tao pagka ganyan, doon sila pumupunta, 'di ba? Mm. So nandoon yung mga tao, doon naman pupunta yung mga sabi nga ng mga taga yung mga kaibigan namin sa summer, doon sa beach. Oh, di ito na ngayon. Nangkakamay sila lang, kakamay-kamay ng kamay. Hanggang so, maubos. Sige, nangungumpan niya, nangumumusta laak. Hanggang lang naubos na yung ano, nalaman niya yung mga tao pala doon sa beach ay hindi mga taga doon sa lugar nila. Oh, okay, mga dayo pala. Mga dayo siyempre. Oh, hindi lahat ng mga nandoon sa beach actually ay mga taga roon. Mga taga roon. At hindi lahat ang nandoon ay boboto sa iyo. Normal naman talaga yan, sir, bisan diin. Oh. So, makikita natin, no, ang mga candidates natin ngayon. Ang mga tao ay makakakita ng kanilang mga, usually ganito yan eh, yung mga credentials, mga pangako na sana hindi mapako. Oo, at lalong pinagbabawal din yung pagkakaroon ng personal bodyguard ng walang pahintulot. Oo, pero may mga nag-request din. Kasi, oo, kung meron kang request from the COMELEC, ano? Oo. Kailangan din na ano eh. Kailangan ng permission yun eh, di ba? So, pero without permission...
hindi ka pwedeng ano mag meron kang kasamang bodyguard during the campaign period. Oh, kasi dito sa atin sa Region 8 ay ano eh 30 yata na candidates ang nag-apply for security escorts. Oo. Kaya yon eh tapos yung ang dalawang governors na nagaano na nag-request kagaya ni Lady Governor Leopoldo Domenico Pitilla, no? Pati si ano si Governor Sherry Antan nag-request din siya. Tsaka mga solons natin kagaya ni yung bodyguard na tinutukoy yun, yung mga ano natin mga police, militar, 'di ba, yung sa from the local government. Pati si ano si Congressman Edgar Sarmiento ay nag-request din. So bawal 'yon na pagka may nakikita kayong politicians na walang permission ano, walang permit from the COMELEC na may danira baga upod-upod ng mga kuan. Bawal so yun. Bawal 'yon. Anyway, dito sa mga ano na sa ating pananaliksik naman, ang Section 11 of Republic Act, 8436, as amended by Section 13 of Republic Act 93-69, ay nagsasabi, nagsasaad doon, COMELEC approved certificate of candidacy or COC filer shall only be considered as a candidate, no, at the start of the campaign period. So, kahapon, yung mga nag-file ay kahit naririnig sila sa radio, they took that opportunity na makikita sa radio, makikita sa television. Makikita sa radio. Na makikinig, maririnig sa radio, makikita sa television, ay hindi pa yun, hindi pa sila considered. Hindi pa sila considered na candidate. Okay. Ngayon, considered na sila na kandidato. Kasi today is the start of the campaign period for the national candidate. So, actually, if I'm not mistaken, kailan ba yung ano, katapusan ng ano? Kasi nalaman lang natin, noong January 31, Ms. Jam, ay nagkaroon tayo ng mga senatorial candidates na 62. No? 62 yun. Ha? Marami. Oo. At saka, how could imagine, 134 party list ang file ng kanilang grabe, mga candidacy. No? Anyway, yun naman palagi, they always hope to get the people's votes. Ha? Of kaya, course, kaya nga sila tumatakbo. Kaya nga nang yun ay ang sa ating lang pananaliksik, no? Gusto lang talaga nila ay makapagserbi sa tao. Sana daw sila ay mapili. But then, alam mo itong mga party list minsan ay parang hindi, yung ibang candidates doon ay hindi nagre-represent talaga ng anong tawag nito? Yung grupo na kanilang kinakandidatuhan. Ano ba yung gamit ng party list? Ay yun ay mag-represent sa isang grupo o organisasyon na how could you imagine? Parang sila yung naglalabi, parang gano'n. Yes, that's right. Dapat ikaw ay magre-represent sa mga mahirap. So, kinakatawan. Kaya nga, ikaw nga magiging kinatawan kung sakali ikaw ay mahalal. Makakuha kayo ng tamang porsyento. So, do they have a budget from the national government, yes, also? Yes, magkakaroon sila. Magkakaroon kung sila ay makaabot sa ating kwan, sa ating yung tanong doon, paano naman, for example, nanalo tong isang party list na to, paano naman makaka-access yung mga tao papunta sa office nila? Diba? Like for example, benefits na maibibigay nila pa. Yun ang minsan hindi natin kasi ako imagine eh, ang daming party list yun, hindi ko nga alam yung iba. Kung ano ang kanilang batayan at sa pagtulong ng mamamayan, no? Kasi hindi yung katakbo-takbo lang. Oo, may mga diba? Purpose 'yon bakit sila ay tumatakbo. Halimbawa, itong mga
grupo ng mga senior citizens, mm-hmm. di ba? Meron silang so meron silang gustong idulog doon, tapos yes. hindi sila pinapakinggan, kaya sila nagkaroon ng party list. Oo. Mm-hmm. Di ba? But then anyway, mayroon pa akong isang gustong ipaabot din sa ating mga nanonood, sa ating palatuntunan, no? Na birthday pala ni ano ni Eagle Scout Gutierrez. Ayun ko lang yata na alala. Oo, kasi nag-message siya eh, no? Sabi ko, uy, birthday pala ni Brother Gerard. Wow, na, ito. Brother Gerard, kasi sabi niya, palagi daw siyang nanonood. Mm-hmm. Hapon ngayon eh. Happy birthday! Matalang niya nagbe-birthday! Mm-hmm. Nalala ko kasi sabi niya palagi siyang nanonood daw. Sabi ko, hindi ka nang message. Hindi lang ko na ako nag-message, pero palagi akong nanonood. Oh. Always updated. Oh, nasa Amerika kasi sila eh, na mm-hmm. nasa Las Vegas. Sabi ko, kapag naglalaro Las pala, Vegas, Nevada. Yeah, kapag ano pala na may laban si Senator Manny Pacquiao. Nandun din siya. Ikaw ba 'yung nanonood? Eh hindi naman ko no kasi minsan ayaw niya nang magulo. Mm-hmm. siya ay nasa Vegas. No? Yes. And then si Sir Greg also nandun, ano? So, maupay nga kulo pa yun dida Las Vegas. Hope you're doing fine. Happy birthday, Brother Gerard Gutierrez. Okay. Now, balik and tayo sa ano? Kasumpay, inin nga ito na pinag-ginistorya niya ng campaign period, ano? Kaupo din is may ada na luwat kita, mga gintatawag ng mga checkpoint. Mm. Diba? Sabi doon nila, 24/7. Pero one time, dumaan ako doon, wala pa. Busy pa, sir. Oo, daw mo patgin. Oo na. Kala ko ba 24/7? Yung pala ay ano, hindi pala 24 yun. Baka 20 lang. Oo, tapos tawag dito. So, expect mo na marami nang haharang dyan. Diba? So, huwag kayo magtataka. I-endam na mga lisensya. Oo, tsaka yung mga ano, restro ng motor. Yeah, restro ng motor. Tsaka, pati yung ano ha, four-wheel vehicles ay pinapabuksan na ngayon. I don't know kung totoo kasi sabi daw ngayon sa especially ano sa mga checkpoint ngayon ano pag for example may LTO na nandyan na nasa ruta, di ba? Pagka ikaw daw ay na anuhan na yung for example vehicle mo walang hindi pa registered. So diri ka daw kuno titikitan. So automatic impound daw kuno yung motor or kung ano man. Mm-hmm. So ganun daw yung bagong policy ngayon. I don't know kung totoo. Mm-hmm. Kasi supposed to be ticket lang muna yon, 'di ba? First offense. Tapos second maglilinis ka? Hindi, iba yun. Iba yun, jaywalking yun. Kay kung wari ka mambaraya din 300 man ang first offense ano pag nag jaywalking ka. So maglilimpyo ka lang ngatot mga skinita dito. Pero kung suga din nga madakpan ka tapos especially ng mga checkpoint ano. Mm. Pero siguro ko sa LTO lang yan kung sila yung mismo nakaano. Pero pag sa mga police during checkpoint hindi siguro sisitahin ka lang siguro no. Warningan ka, 'di ba? Suga dito. Anyway, Miss Jam, kung ikaw ay tatakbo, ilang milyones ang gagastusin mo? Aba daw, kay di relaton masaring nga kuan, uska milyon, ngun uska gatos. Oo, ano? Dako itong akwarta tingin. Gusto lang kasi natin malaman, magkano ba talaga ang mga ano? Ang ginagasto ng mga kandidato. Malaki yan kasi for example, nag-i-invest ka pa per the ano, ito nga ning adat television, 'di ba? So, ikaw ba yan, no? Nagsimula nang magtirok? Ah, wala kito kay wala mo gud kito pangarap. Ito lang tandaan niyo mga sa iba. Mga kaibigan, mga kasangkayan nating mga followers sa ating pananaliksik ano, may mga limits lamang ang ating campaign spending na mga oh, syempre kasi kung mayaman na yung tumakbo, 'di ba? Tapos lupig sila. Oo, mo na gingon nga ambot na lang scambing na may banks, 'di ba? So kung pera yung labanan pagdating sa ganyan, di kulelat yung talaga yung wala, 'di ba? Yung walang ibabayad sa mga yes. ads, 'di ba? Yun na nga, kung ikaw ay nasa isang ano, nasa isang political party, you can only spend about 3 pesos per voter.
Mm-hmm. Oh, ikaw ba eh, magbibigay, oh, 3 pesos. Bakit 3 lang? Kasi yun ang sabi, 3 lang ang pwede bigay. Hindi nga nito makakabot sa downtown para sa kay Ucho o Noybi na. Diba? Tapos yung mga ano ha, yung mga independent candidates, kasi siyempre may, hindi naman maiiwasan na may mga independent candidates talaga, no? Ang kanilang allowed na expenditure doon, 5 piso per voter. Imagine, di ba? Bisan din niya palo, sakay kang motor, jeez man ito. Di, katunga ka lang, ada. Pag sinim, independent ka, no? Tapos kakali mo 5. Yan, 5. 5 man lang. Kaya amot na siya dito at kumilig. 5 lang pwede. Masunurin man ako, di 5 good luck. Tapos yung mga political parties at saka party list groups, ano, you're allowed to spend so 5 pesos, imo-multiply mo siya per how many butante, diba? Sa bugos nga Pilipinas. So yun lang ang limit ng gastos mo. Pero minsan hindi na pa-follow. For example, may daka Sigmonta, pero na population Pilipinas yan na 110. 110 million, ano? So, siguro 50% na lang, 50 million multiplied by 5, di ba? So, amo ito't imo magiging gastos, kumbaga. Takay ito, nagawas ito, sobra-sobra pa nga ni, di ba? Especially sa mga ads. Yes. Mga advertisement pa lang adaan, pera na ito ka-million it nagawas din ang mga salapi. Di ba? Tapos, magtataka ka, paano naman yun babawiin, di ba? So, at saka, ano, isa pa, siyempre, hindi naman may iwasan na mayroon tayong mga pandikit talaga, ano? Of course, di ba? Hindi na pwede doon sa mga ano, mga poste-poste. Talagang doon lang. Meron ng naka-allotted na common space. Posting area. Oo, no? Kung saan nila pwedeng ilagay. Tsaka pagka sa bahay, for example, sa mga, di ba, sa highway, di ba, may mga balay man ito nga na maaagian. So, kinahanglan, nagsasarit itong magpo-post, itong posters. Itong tag-iya, itong balay. Hindi ka pwedeng mag-diretso ka na lang, ano? Ay, hindi ka ganyan noon, di ba? Basta pandidikitan ito din. Paglabas mo. Paglabas mo ang balay mo, naputos na. Oo, di ba? Paglabas dati nung unan, wala pang ano na yan. No? Pero ito lang ha, ang sinasabi natin sa ating mga kandidato, wherever you may be right now. Kasi, hindi lang yung mga kandidato, pati na, siyempre, yung mga lumalakad. Mm-hmm. Yung anong sinasabi nun? Yung mga campaign group, no? Mm-hmm. Kasi yung kandidato, minsan hindi niya alam kung anong ginagawa ng kanyang campaign group, eh, no? Oh, kasi hindi niya yan isipin, kaya nga siya nag-hire ng ganyan, eh, para sila na, diba? Oh, ito lang ang ating ano, na dapat ang ating mga materials na pinapagawa niyo doon sa mask kina Miss Jam ay dapat ano, environment friendly materials ang gagamitin yan sa ating mga campaign para fair na yan. Oh, kasi malaki sa sakit naman ulo ng ano, ng DNR. Oo. Oh, di ba? Huwag yung mga plastic, eh, mas maigi na yung papel kasi anytime pag umulan mawawash out. Sayang daw kung natira investment ito, dire maglalast for how many months? Oh, hindi, ang importante, nakita na siya. Mm-hmm. Kahit bawbawan pa siya, bawbaw ka ulit para makita ulit. Uy, bawal yun, di ba? Yung meron ng nauna tapos... Uy, sinasabi sa iyo? Oh? Hindi mo rin maiiwasan yun. Although, gustuhin man na walang magsapaw dyan. Ano yun, baka sering ano na kuan, tawag ito, minilagyan mo, tapos bigin bawbawan ito yun, dahin ano. Kasi there was even one time, ano, nung kasama tayo sa mga pagdidikit noon, medyo bata-bata pa ako. Siyempre, una, doon sa semento, may nagdidikit. So may daladala na kayong mga ano noon, mga... Tapos mga kinabukasan, nakita mo, uy, mayroong ano, may sumapaw. Sapaw ka ulit. Hanggang sa umabot mga siguro ko, 10 days ang campaign, sapaw-sapaw niya. Dumanyang kakapal ang... Grabe. Ang ano. So, ang pagtanggal naman, buo na siya. Buo naman. Oh. Ang bigat na ng... dumikit doon sa, kasi ano, kung, sa wall. Kung sino yung naglagay dyan, kayo din yung mag-aalis dyan. Oo. Diba? Tsaka ano ha, cleaning, ano? Aside from binibigyan natin ng paywatig ang ating mga campaign boys, no? Kung saan kayo magpapadikit, na di ba sabi ko sa inyo kanina, dapat environment friendly ang mga materials natin, hindi yung mga plastic.
Kasi kung plastik ang ilagay nyo, ay magpapasabot lang yan na yung amo ninyo ay plastik talaga. So, di ba? May ganon, hugutan moment, di ba? Ay, ganon naman talaga ang ibang mga politiko. Eh, no? Eh, kung kailan ang election campaign period ay ang ganda ng ngiti, no? Pero pagkatapos na lang election, tapos nanalo na sila, hindi mo mga mahagilap, ano? Oo. Pag during election period daw, I am you are my boss. Pagka before the election, masing, I am ready. Diba? Ano yun? Servisyong publiko. Oo. I am here. Pero pag ano, katapos na ng election, I am sorry. I'm sorry, we were wrong. Tapos bawal na yung magsobra sila sa exposure, di ba? Mm-hmm. No, meron din yon sa mga TV ads, mga ganon, di ba? Kaya pala kagabi, nung meron kaming napuntahan, di ba, namatay na doon si ano, yung pili- yung kumpare ko. Yung sabi nila, kasi tatakbo na daw siya mga kumpanya na. Yan sabi sa akin, kasi hindi naman ako nanonood. Sinabi lang sa akin. Kagabi lang din ako nakakita noon, diba? Sabi namatay nila, na siya. Sabi nila, oh, pinatay na yung kumpare mo. Bakit? Yung start na yung kwan eh. Kasi magsimbukas, magsisimula campaign ng period na eh. Mabaltok ko din, no? Yung kumpare kong si Lito Lapid. So lahat ng kwan, lahat ng mga politicians na ano sa national, wala na. Kung meron kayo. Kasi kami ni ano, mamamatay na yung kwan nyo. Yung... Kami ni ano, ni Senator Lito Lapid. Nanganak kami ng ano, doon sa Borahuin. Ng anak ni Paridondoy. Kaya naging kumpare ko siya. Diba? Anyway. So, tapos na yung eksena niya. Anyway, pinatay ba o parang nawala lang? Ako, ang suggestion ko nga doon eh, yung parang umalis lang. Nabaril siya. Nakita ko kasi. Pero nakita mo na. Adami niyang baril. Pwede naman yung nabaril siya, pero umalis lang na nagtago, di ba? Talagang namatay siya. Katapos na ng campaign period. Sabi hindi na siya babalik. Hindi na siya talaga. Kasi babalik. Talagang namatay. Deads. So, bayad na. Bayad na. Tapos na yung kwan niya, yung campaign. Magsimula na yung ano, bagong yugto. Anyway, ang ating mga harapin na niya yung ano, campaign ano. Ang ating mga expenses ha ng mga kandidato, mga political parties. And syempre sir, 'di ba, magre-ready din yung national, I mean local, kasi sa March 29 simula din ng kanilang campaign period. Mm. 'Di ba? Eh, sana pinag-guest natin doon na lang kahit yung sabihin nating agent doon. Si Governor Petilia. Pwede naman. Doon sa ano ba? Bising-bisi kasi si Gob. Oo. Yan totoong probinsyano. Oo nga, no. Di ba? Anyway, sabi ko kanina, ang mga gastos, mga expenses ng ating mga politiko, ang ating mga kandidato, mga political parties, at saka mga partyless groups. Wag niyong kakalimutan, ha, because you're being tracked up. By the end of the election period, kayo ay talagang magsasubmite ng inyong mga statement of contributions and expenditures, yung tinatawag nating SOSE. No? Mm-hmm. So, yan, ang COMELEC natin ay nag-require ng submission ng SOSE. Non-submission and overspending can result in sanctions. Mm-hmm. So kung hindi ka magbibigay, may sanction. Kung nag-overspend ka naman, may sanction. Okay. Pero dapat ang mga ano diyan, may mga accountant sila eh. Mm-hmm. Kasi para magaling compute. Yung, ano, magaling yung oops, compute. Lapas na. Uy, lampas. Bawasan. Dagdag bawas. Ay, nako. Diba? Kahit doon so, sa paggawa ng sose, ay may dagdag bawas. May dagdag bawas. Siyempre, tatansyahin yun. Kasi, di ba, may penalty yun, sir, pagka sila ay sumobra. Di ba? So, mas malaki pa yung babayaran nila compared sa ginastos nila. Kumbaga, sa nakaalotag ang pera na supposed to be i-spend nila per the, ano, during election period, di ba? So, kaya kailangan bantay, sarado talaga yung accountant yan. Uy, teka lang. Magsumbarman. Di ba? Meron niya akong kaibigan noon, eh, no? Sabi niya... Bawas ang materyales. Meron akong kaibigan, tinanong siya ng kanyang isa rin kaibigan, no? Magkano bang nagastos mo sa pagtakbo mo? Mga 700 million. Wow! Ang laki naman.
Wala nang problema, pera ko naman yun eh. Hindi naman pera niya. Hindi ko naman humihingi yun. Eh. Grabe, 700 million, di ba? Oh, yeah. And syempre, mga kasangkayan, expect na natin anong maglilipanan na yung mga mukha ng mga kandidato sa bawat eskina. Oh, diba? Pero kasi, ano ha? Hindi, pag hindi nasa common poster area, mm-hmm. ay pwede nyo lokbahon. Oh, pwedeng magsisimula yan sa mga greetings. For example, Happy Valentine's Day. Mm. Di ba? Mga ganon. Oo. Yan mo. Sa 2022. Oh, kailan yun? 2022 ba? Sa ang alin? Ang susunod na election. For the local? Oo. Ay, 3 years, diba? Presidential yun eh, di ba? Oh, 2022. Yes. Expect mo doon. Si Miss Jam, makikita mo yung mga ano niya. Mga campaign materials niya. Ay, diri mangga akiton. Hindi, ang nakalagay doon, palaging manunood sa Ayos. Oh. Ito, amoy dot Ayos. Campaign yun eh. Eh, kahit nga sa ngayon eh, pwede na natin ikakampaign yun eh. Maglaki kayo tayo doon sa mga... Oo, tapos siguro ko sir, ano, because ano, during election period, hindi natin maipapagkaila na ang daming proyektong makikita mo, bubong ka rin yung mga kalsada kahit hindi sira. Ay, hindi na pwede yun. Maraming ganon. Diba? Sana, grabe naman, during election period lang magpapaayos ka ng kalsada ngayon. Hindi, grabe, makikita hindi mo. Hindi yun allowed. Pati yung pagtanggap ng mga empleyado sa gobyerno mm-hmm. ay may election ban din yun. Kaya nga, sana hindi na yun. Kasi, di ba, dati, amay ton, mga ngako, di, syempre, kasama sa pangako, ining lugar, papahimuan ko inihintulay, di ba? Tapos, bigla bumulong mayor, yung batas. Mayor, marimang kita. Waray, di na salug. Oh! Papahimuan ko gapin in salug. Para magkamay ada tulay. Di ba? Pero, ito lang ha, may mga datandaan din dato, tayo, nakalimot ngayon nga wari dito sa lug, ano? Ito, this concerns sa atin, na? Kasi ang mga campaign materials, whether it's printed or na-air sa television, o kaya sa radio, has got to be regulated. This is, if I'm mistaken, Republic Act number 9006, or mm-hmm. ito yung tinatawag natin na Fair Election Act. Okay. No? Ito ngayon ang fair election. Fair election. Ang problema daw ko no, dati pa kahit hindi pa nagsimula yung campaign period, 'di ba? Marami ng kandidato ang bagat nagbigay na. Hindi, parang na against ba itun kay Masaring Hirana for publicity, 'di ba? Masaring. Kay wari man kami itun kay an poster man lang na dito, greetings man lang. Wari man nasing vote. Oh, wari man nasing vote. So, amit, paulit-ulit daw ko nung pinapaalalahanan ng COMELEC yung mga kandidato, di ba? Kasi parang, kumbaga, diri ba mag, what is the term of this one? Ito na lang itatawag. Malabag. Ito yes. na ano. Kasi alam mo dito, Ms. Jam, sa ano, sa tinatawag nating Fair Elections Act, no? Ang under this law, itong mga pamphlets, itong tinatawag nating mga leaflets, mga cards. Ang sobre. Yun. Yung mga decals, yung mga stickers. Maraming mga meme, anong tawag yun? Mga millennials, memes ba yan? Memes or ano ba yan? Doon magpupul yun sa sinasabi nating other similar materials. Yung sobre. Nag-fold down pala doon sa other similar materials. Dapat ay ano daw eh. Should have a length of 14 inches mm-hmm. and a maximum width of 8.5 So may sukat din siya. Oh, may sukat talaga. Hindi yung, kay gagawa-gawa ka lang ng yes. ano, ng tabag doon? Parang brochure mo. Oh, yung ano naman, yung posters naman should measure no more than 2 feet by 3 feet. Eh, paano yung sobrang laki? violation na nga. Diba? Sa, kaya, pag kayo ay gagawa doon sa mask ng mga campaign materials, dapat you have to be strict with the sizes. Yan yung request nila eh, di ba? Alam naman ng mga politicians kung ano yung allotted na slot, I mean, na sizes for the, ano, yung campaign materials nila. So, makuri man kita sa mga, ay, nasa rin dito ang kumilig, amula ko na it size ko na ito suga dito. Ito lang ha, mga kasangkayan, kung kayo ay mayroong gustong mga ipaprinta, ipagawa ng mga campaign materials, wag po kayo magkatubing mag-text kay Ms. Jam sa 0945-211-5973 o di kaya sa 0920-217-6229 para magawa yung mga materials ninyo. May chance pa naman. Yung mga...
Especially yung mga local candidates. So, kakahapon, si Miss Jam, eh, talagang marunong pala ito mag-imprinta eh, no? Ng mga t-shirts. Eh. Naiba baro na la. Busy kami ngayon, no? Siyempre, di ba? Maraming mga kwan doon. So, ito lang ang, ano, Miss Jam, paiwatig din natin, no? Nga, itong mga posters na ito, based only doon sa mga designated common areas. Kagaya ng shirt natin ngayon, oh, ito galing sa mask. Oh, pero wala nang nakalagay na boat. Wala, walang, ayos lang. Oh. Ayos. Yung sinabi ko, Miss Jam, yung mga materials natin doon sa mga posters, no? Those posted on public structures such as yung mga waiting shed, yung mga electric posts, mm-hmm. kaya doon sa mga wire, kinakabit. How about the social media? At saka ano, sandali. At saka yung mga traffic signs. No? Oo. Unlawful yun. Mm-hmm. Okay? Unlawful campaign materials. Ngayon, kanina, napag-usapan din na former Commissioner Lara Sabal, Guyo, si kaibigan natin si Guyo, Attorney Lara Sabal, ay maaring limitahan nila ngayon, maaring i-check nila ngayon ang exposure doon sa social media. Oh, 'di ba? Kasi syempre, grabe talamak yung ano sa ang lakas ng impluwensya ng social media nowadays. Mm-hmm. So, amo itong hiya nga may balaod ba nga magkukuan dila? Wala pa naman. Wala pa naman sa wala pa, 'di ba? So, ibig sabihin malaya pa yung mga politicians natin na magagamit ng social media. Pero nagpaiwating sila kanina na i-monitor nila pati yung exposure doon sa social media. At saka walang magagawa yung walang family. Control, kapag, wala control. Sa tingin ko, hindi nila makokontrol. Kapag taong bayan yung nag-spread, di ba, ng ano doon. Kasi kanya-kanyang kwan yan eh. May dakagin tatawag na, anong tawag ito? Rights. Mm-hmm. Di ba? At saka tayo, kung ano man ang mga babanggitin naman natin dito, ay wala namang bayad yun. at our own disposal. Pero yun naman ay at your own risk. Hindi naman ano yun. Hindi naman kampanya yun. Yung sa atin ay ang pagbibigay pahiwatig sa ating mga mamamayan. Of lalo, course. Lalo na itong mga butante. Kasi itong programa natin ay to inform kung ano ba talagang mga hindi at mga pwede at mga okay at mga hindi. Mm-hmm. Di ba? Eh, alam nga naman mag-announce ka dito ng hindi okay. Isisihin pa tayo later on. Di ba? Kaya dapat kung progresibo ng isang lugar, hanap kayo ng isang magpapadayon dyan. No? Oh, syempre, kikinahanglan mapapadayon ito, di ba? Mm. So, wala na iba kundi ang magpapadayon at masunod dito na kuha. Yes, that's right. Anyway, itong linilimitahan natin, Ms. Jam, yung mga television, yung mga radio advertisement, kagaya, sabihin na lang natin, pagdating sa television ads, ang mga national candidates at saka yung mga party list, no? Mayroon lang silang maximum, no, of 120 minutes per station. Mm-hmm. So, ito hindi naman to commercial station. Per station. Free station. 120 local, minutes per station. Hanggang last day of campaign period. So ibig sabihin, so maximum na yan. Mm-hmm. So ibig sabihin na dalawang ano lang yon, ha? Dalawang oras lang yon. Oo, 'di ba? So kailangan kaya per segundo niyan sobrang mahal, 'di ba? Mm. Binabayaran nila 'di ba pagka nakikita minsan, mo. Minsan nga sabi nila eh. Sir Chito, pwede kang mag voice over ng ano, advertisement ng kandidato eh. Ay, okay lang. Magkano man, sir? sabi ko, anong haba niyan? 30 seconds. Okay. Okay ka na ba sa 50 million? Sir, ba't mahal? Mahal nga yung binabayad nyo sa TV station. Wait, kayo eh. Kaya? Sige, kayo na lang. Okay lang ako. Mas mahal pa nga yung binabayad nila sa mga yes. station, TV station. Kasi milyon yun, di ba? Per segundos yung labas niyan. Sabi nga nila, ay, ang mahal naman pala ng talent fee. Of course. Kaya nga talent. Kaya nga talent eh, di ba? Kayo kaya magkaroon ng ganyan. Yung mga local candidates naman, ay maximum naman of 60 minutes per station. So, ibig sabihin, isang oras ka lang bawat istasyon. So, kung ilang istasyon ang meron tayo sa Region 8, meron kang so, isang oras. So, may magbabantay dyan. Mm-hmm. Oo. Taga-Comelec. At saka meron naman ano yan eh.
meron naman na certificate of performance yun. Oo. So malalaman at makikita din yan. And then paparinig mo rin yung kung totoo bang 30 seconder yung plugging mo. Baka kasi lumagpas siya na instead of only 30 seconds umabot yan ng 40. Mm-hmm. Di ba? Kasi may mga station naman na nabibigyan ng libre na extension. Mm-hmm. Di ba? May mga bonus spots pa nga yan eh. No? But then anyway. So yun, wag niyong kakalimutan ha. Pag television ads ang pinapayagan dito, mga national candidates and parties, ay mayroon kayong maximum of 120 minutes per station. At yung mga local candidates naman, you have a maximum of 60 minutes per station. Television po television yun. Television pa lang yun, ha? Okay, punta tayo sa radio. Pagdating sa radio, ang mga national candidates, you have the maximum of 180 minutes per station. Ibig sabihin, mm-hmm. ilang minuto, 180. Dimundo, that's 3 hours. Yes. Tama? Oh, kasi divided by 60, you get 3. Mm-hmm. So bawat kandidato, you have 3 hours for that particular station. Mm-hmm. Television yon. Ay, radio. Radio station. National yon. Mm-hmm. Candidates. Pero for the local... Sa local naman, you only have, kalahati naman, 90. Mm-hmm. 90 minutes per station. Per that station. Means you have 1 hour and 30 seconds. Yes. 1 hour and 30 minutes, rather. Diba? Diba? So, mas maiksi. Mas may, kalahati lang kasi ang local eh. Mm-hmm. O, tingnan mo, 90. Ang kalahat, tapos dito naman sila, 45 days. Diba? Oo. So, kung 180, always, sila naman ay 90. 50% lagi. Oo, diba? Discount. Diskwento. But then anyway, there are other options na hindi po pwede talaga, Ms. Jam. Kasi, alam mo naman, iba na ngayon ang kampanya, no? Talagang... Nagtitika high touch. Oo. yon. Kaya nga pinatay yung kumpare ko kagabi. Uh-huh. Doon sa ano. Kasi, public showing at a theater, through a television station, a video, sharing site, social media network, or any public forum, any movie, documentary, concert, huh? Di pwede. Mm-hmm. Or performance about the life of a, or biography of a candidate. Tapos yes. na kasi, may mga na-presenta na, hindi ko lang babanggitin ng mga pangalan nun eh. Tapos na yung kanilang mga maalala. Maalala, wala naman ako naalala eh. Di ba, nauna na eh. Bago pa pinagbawal. Oo, oh, di ba, yun. Mga wise din sila, no? Mm. Pero, parang sabi nga na kinento yung buhay ng ano. Kinento yung buhay ng isang ano. Tapos hanggang siya mga kandidato. Sabi nga ng wife ko, si Dr. Morante, parang wala namang relevance. Ganun ba? O, di wala ba? Lang. Trip lang niya. Bakit kaya? Gumastos lang siya. Ay, walang problema yan sa gastos. Daming pera yan eh. Mm-hmm. Pero wag na lang. Diba? Alam na this. Pero, hanapin nyo lang sa YouTube. Eh, yung iba, hindi nga nag-a-appear sa mga television. Eh, consistent number one sa mga surveys. No? Mm-hmm. Consistent number two. Consistent number three. Diba? Diba? Ang pinag-aagawan nila ngayon is 9 to 12. Mm-hmm. Diba? Kasi yun lang yung kukunin. Oh, mayroon tayo mga 6 incumbents. Tapos, 6, may 4 na babalik sa Senado. Mm-hmm. Oh, di ilan lang ang pwesto na pag-aagawan nila eh, no? Oh, di ba? So, amo iton paningkamot. Paningkamot dong. Dai. Pero kaya niyo pang humabol eh, no? At saka huwag kayo paniwala sa mga survey-survey na yan, ako. Kaya nga, minsan. Minsan ako, hindi rin ako maniwala. Iboto nyo kung sino yung nasa puso nyo. Yes. Eh, ako minsan, hindi rin ako maniwala sa survey. Para matulungan yung hindi nasa survey, hindi doon ka bumoto sa wala sa survey. Para umangat. Survey-survey. Kaya ba na pag nagtake ka ng exams, di ba? Tatabi ka doon sa ano? Sa ano? Matalino. Kasi kung anong ansan niya, doon ka sa kabila. Matalinaw. Anyway, ganito, isa pang hindi talaga ay yung pag-aalaw ng schedule of any program or letting any sponsor manifestly campaign mm-hmm. for or against any candidate or party by unduly or sabihin natin repeatedly referring to or unnecessary mentioning his or her name. So in short, bawal na yung exposure. Mm-hmm. Mm-hmm. Not unless magbabayad. Oo. Kasi para pag nagbayad din sila eh, may allotted time lang sila, slot, 'di ba? O park ano. Pero pag sinabi natin, pag lumagpas ka doon, hindi din pwede. Oh, pag na-mention siya ng mga 30 seconds, bawas na siya. Op, nanay. Kung ka na lang. ano 'yun?
2 hours and 30 ilang seconds na lang. Di ba? So, yun na yun. Yun na yun. Anyway, isa pa, yung posting of campaign ads outside authorized common poster areas, bawal na yun, no? In public places or in private properties. Siyempre, private properties, pwede daw pag mayroong kang owner's consent. Pag without the owner's consent. O yung sinasabi natin earlier, yes, diba? Oh. Kailangan magpapaalam ka bago mo i-dikit yung mga posters na yan. Kasi pwedeng mag-complain yung may-ari ng bahay or establishmento kapag nagdikit ka dyan na wala kang permiso. Oh, isa pang diba? Pinagbabawal dyan, Ms. Jam, ito ay talagang sa inyo ito, no? Ito talaga yung pinaglalaban ninyo. No? The use of a campaign ad that violates the Magna Carta of Women. Of course. Yung gender sensitivity. Mm-mm. And is obscene or offensive. Kasi minsan, di ba, may mga politicians, hindi naman lahat, di ba, nagagamit syempre yung mga kababaihan, di ba? I don't know, bakit ganun, no? Laging front page, di ba? Oo. At saka, ano, isa pa, yung COMELEC actually natin, ngayon, no? Also requires campaign advertisements on television and the social media to have sign language interpreters and closed captioning while printed material should be available, di ba? Paano naman yung ano, yung mga, di ba, kailangan ng sign language? So yun ang mga kinakailangan din natin. How could you imagine that, no? So amo ito na kinahanglan pagka lalo na yung mga na anong tawag ito, mga magdidikit-dikit ano, mga posters kay magdaradara itira na nagawgaw. Tapos papahiran ng brush. Mayang konti makita mo na lang ang dami ng ano, dami ng posters diyan na nakalagay, di ba? Tsaka pizza dosing ngayon, di ba? Sabi ko sa iyo, Ms. Jam, no, na starting today, no, February 12, ang ating social media influencers, no, na tinapsya ng mga kandidato ay i-consider natin silang mga contractor na. Mm-hmm. They are now required to report to the COMELEC the money, no, na kanilang natanggap or tatanggapin or tinanggap, mm-hmm, no, mula sa mga kliyente to either campaign for or against a candidate. Mm-hmm. Mm-hmm. O kasi meron tayong tinatawag na freedom of expression. Oh, yes. And sometimes nagagamit yan na ano yan sa social media talaga, 'di ba? Because of that ano, freedom of expression, kaya nga minsan kumbaga di rin ako control itong kung hino itira gusto nga na i-post, 'di ba? Sasabihin ng mga politicians, "Uy, hindi namin inutusan yung mga tao na yan." At saka meron tayong ano, ha? Marami din tayo, may kaibigan din tayo na naging biktima lamang ng paninira dyan sa social media. At tingnan mo, hindi nanalo. So, hindi maiiwasan yan yung siyempre pabato-bato. Kaya minsan nakakainis nga, yung bang yun na talagang mananalo, pagkatapos later on, may mga magagaling na tao din na naninira na, ewan ko kung mga sira din yun, eh, no? Mga sira ulo din yun. Sinisiraan nilang isang kandidato na mas mabuti pa sa kanilang kandidato, hinahayaan ba nilang ganyan? Kaya nasira talaga yung ano, pagkatao ng kandidato, hindi nanalo. O kaya nga, yun yung sinasabi ko, sir, na because of that freedom of expression, hindi mo talaga maawat yung mga tao, di ba? Kung ano yung ipopost nila sa wall nila, because exactly, ito nga account, ira talaga ito, di ba? So, waray, kumbaga, amat sinseng, kaya bang kontrolin yan na, for example, ako, nag-post ako ng ganito, eh, hindi naman ako binayaran ng kung sinong mga kandidato, di ba? Kumbaga, gusto ko yun eh, gusto kong i-post yun sa wall ko, o di ba? O may kaakibat ba yun na, kumbaga, balaod na nagsugalitan, di ba? So, for the meantime, wala pa, di ba? Kaya nagagamit yung social media talaga, mas malakas yung impluensya niyan, di ba? Kaya, ngayon, tingnan mo sa wall ngayon, di ba? Ang dami-daming mga nagpo-post na din. Oo, di ba? Sa mga starting today, ano? Of course. At saka, ano, alam mo, Ms. Jam, yung ano, ang ating COMELEC din ay nag-require din ng ating mga kandidato at saka yung mga partido, no, to register their website name at saka yung social media account, including any social media page or blog on the internet directly or indirectly. Yung kanila talaga. Oo.
na minimaintain ng ating mga kandidato or yung kanyang partido that is endorsing him or her person primarily, you know. Kaya yun ang mga binabantayan natin ngayon, Miss Jam, kung isang mga posting ito mapupunta, no? Sa anong mga ang tawag nito, domain. Kung doon ka naman sa Facebook ba? Yung official talaga na sa kanila. Kung dito ka lang ba sa mga Twitter or saan ka mag... Ang daming ano ngayon, form of social media accounts, di ba? Yeah. So, kahit kumbaga, ngayon ka din gusto mag-post, di ba? Anong tawag ito? Mag-i-ego ka nala. Kanya lang yung messenger ngayon, pagkikaya mag-post ng marami, no? Talagang kung ano eh. Talagang pag-post ng marami, nakukontrol ka rin ng Facebook eh. Of course. Yeah? Minsan sasabihin mo, you have ano, you are violating anong tawag something. Mo? Something. Kahit nga nag-post ka ng for example, video, tas you're using the music, di ba? Mm. Ito nga kuan, may notice din doon si Facebook. Facebook na kuan, baga, against this kuan susuriton, may mga laws na din siya. Parang naka-plagiarize ka. Parang naka-mute siya in some other places or countries, di ba? Or memes ba yan? Yung tawag nila dyan, gagawang-gawang kanila. No, na. And sometimes, most of the time, sumisikat yung tao because of that memes or memes, di ba? Bagat so ganito, no? So, pictures ba na ginagawang-gawan nila ng mga story, kumbaga, di ba? So, sumisikat. Maraming sumikat because of that, ano? Meme. Meron. May ano. Anyway, Miss Jam, maliban doon sa ano? Ano, or memes ba ito niya? Maliban doon sa ano, sa mga poster, mga pera-pera, meron pa tayong mga pinagbabawal din ng ating Commission on Election. Kagaya nung ano, pag dadala-dala ng mga baril, no? Oo, bawal din yun. Kasi ban-gan. Ban-gan ko, no? Gan-ban yan. Kailangan may ano per ano permit to carry. Parang ganon, 'di ba? Kay ano mo din kahit 'yan. Kahit yung may permit to carry ay minsan na hindi rin na hindi rin allowed. It's because of kuan gun ban, 'di ba? Siyempre yung mga nagre-request like for example mga politicians, so 'di ba, nanganganib yung buhay nila. So yun, kailangan nila ng ganito. Kailangan nila nag-apply siya na ng permit to carry the ano, yung baril. Tsaka isa pa, Miss Jam, ha? Hindi na pwede yung doon sa simbahan. Mm-hmm. Alam mo naman kasi minsan peace be with kasi marami ang ano, marami ang mga tao sa simbahan, di ba? Tapos doon ka magsasalita. Tapos hindi doon ka magpapa-announce na nagbigay ka ng pera, ay hindi pwede. Yung mga giving donations. Yung iba nga, di ba, talagang binibigyan sila ng chance na pumunta sa, you know, in front to magsalita. Oo, to say something. Hindi pwede 'yun. Oo. Pag ikay kandidato sa ngayon panahon. Pero after ng election siguro, pwede ka na magsalita, magbigay ka kahit ilang milyones dyan. Yung mga tira-tira. Sabihin ng mga pala siya, ano, bakit? Nag-first reading lang naman ako. Ayaw ng ano, ng COMELEC. Ayaw ni COMELEC yung ano, yung giving donations or gifts in cash or in kind sa kandidato. Kahit yung ano, ha? Tesorero lang ng party. Ano yung sabihin? Hindi the church will not allowed to accept any donations from the politicians. Mm-hmm. So itong during the election period of time, parang yes, ganon. Yes. Okay. Pero so, kung tapos na election, pwede tanggapin nyo kahit millions eh. Magbigay ka kaya kung hindi campaign period. Diba? Kaya mo. Iniwaw. Di kasi ina-announce yan, 'di ba? So ina-announce yan bago. Maraming tayong mga ano, pinagbabawal din, Miss Jam, yung mga yung appointment ng mga policemen, special policemen, confidential agents, and other tsaka iba pang mga uniform people, uniform personnel, prohibited din, no? So prohibited sa doon sa ano, yung pag-appoint sa kanila. Okay. So klaro itong hiya, 'di ba? Prohibited. So pag tsaka ano pa, idadagdag ko lang sa mga appointment na 'yon, Miss Jam. Kasi yung iba kasi nangangailangan din ng trabaho, nag-a-apply doon sa mga gobyerno, sa mga government agencies, mga offices. So, no? O ito yung right chance ko para matanggap ako kasi ano ngayon pero election. Pero mali. Kasi kagaya ng sinabi ko na
pag magsimula na ang campaign period, ang provisions will include yung mga appointment, tsaka hiring ng mga bagong empleyado, creation of new positions, kasama na rin yung mga salary increases, at tsaka yung mga release or disbursement ng public funds. Mm-hmm. Hindi yun... So, bawal siya ngayon. So, mag-apply ka ng trabaho ngayon sa isang gobyerno, isang opisina ng gobyerno, ay hindi ka tatanggapin by now. Kasi palagi lang sasabihin, election ban ngayon. Mm-hmm. Okay? Pero pagkatapos naman ng election, tapos ikaw ay mag-apply doon, i-check ka naman. Ikaw ba'y bumoto? No, kita ko na kung butante ka. Pakita na kung butante ka din. Mind you. Andere, para. Ito para. Dere ka din butante. Oh, di ba? Tapos, o kaya, before ka pa. Sabihin natin, before election, apply ka. Ahayin ka butante. Yung siya, mag-apply daw kung trabaho. Ahayin ka nakakuan. So, ano din precinct number? I mean, at least, bayan mo kuan lang eh, by representative. Oo, di ba? Precinct number, be. So, yun, Ms. Jam, the campaign period actually will surely be a frenzy of activity. You know, Filipinos should not forget na itong ginagawa natin sa ngayon, we'll always mark an important period of this decision making. And syempre we're hoping for a peaceful ano, 'di ba? Election, 'di ba? Nga bagat itong pagbotos nga waray na damo nga sisiring pa man nga mga incident nga mga maraot na mahitabo, 'di ba? Kasi alam mo Miss Jam, itong desisyon na gagawin natin sa May 12 ay talagang ano ha. This will mark an important period of a decision making that can determine hindi in the period the trajectory of a period Philippines in the next 3 years. Oo, diba? Tatlong taon ka din magsa ano, pag hindi ayos yung binoto mo, hindi ayos ang iboto mo, magsasuffer hindi lang isang tao kundi mamamayan, diba? Then 3 years after, wari ba yako no pagbabasol nga naguuna, di ba? Oo. And by the way, sir, since paubos na yung time natin, shout out kay Sir Abdel Khan Aba. Sabi niya dito, salam. Ah, si ano? O like me, salam. Si brother Absal Aba. No? Oh, good morning sa iyo, bro. I hope you're doing fine right now. Yes. And sabi ni Ma'am Joy Gimok Tamayo, pa-mention naman dyan, sir, ayos. Oh, gin-mention ko na yan kanina eh. Oh, si Ma'am Joy. Oh, nagkikita gahapon niya na aton batikan nga broadcaster si Sir no, Hector Go. Sabi niya dito, ayos. Estrella Cabrelias Estrellado. Hi, mate Chito. Oo, di ba? Klasiko yan eh. Good morning ko no, mate and Miss Jam. Good morning din po sa inyo. And shout out to Mami Flor Sison. And of course, shout out din kay my cousin Absa, Jazz, Maer, and Munabay. Ayan. Before we leave, Miss Jam, yun na nga, we would like to greet again yung mga nagbe-birthday ngayon. Kasi ang kanina, ang nag-greet ko, si Brother Gerald Aziz Gutierrez, isang Eagle Scout, who is now based in... sa Las Vegas. Oh, pero bago mabasahin yan, basahin ko yung message ni Sir Francis Rosaroso. Sabi niya, Pari Chito, malalaya na itim mo mga fruit seedlings, Didi. Ano yan, 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 yan. Kailangan mo nang kunin. Okay, mamaya, maya, maya, maya. Unya, 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 unya. Unya, unya. Okay, so again, happy birthday. Eagle Scout Gerald Aziz Gutierrez. And say hi to Sir Greg. And then, he Manu Rudy. The Honorable Rudy Badiable. Tapos si Ma'am Janice Quintos Cartago nasa National Office ito ng Boy Scouts of the Philippines and Formation Division. And then si Donna Palami. No, how are you? Happy birthday. And then si Aaron Puging Hari. And then si Art Sai, Eagle Scout Sai. And then sino to? Si Leslie Ann Nicolas Vivero, ganoon din si Helen Adona Apostol Colliera, si Simloy. Ay, Simloy. Talaga Simloy talaga nilagay niya. And si estudyante ko, si Alfie Encina, and then si Jojo Lopez, Gladys Portillo,
Happy birthday. May you have many, many more birthdays to come. Sa lahat ng mga nagbi-birthday. Well, this has been the program. Action niya na, opinion ng solusyon. Right here at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chita Morante. And this is Jam Moron. Damo nga salamat ita diha aton technical side kay guwapong Mark Tabao and of course sa transmitter side ta adto yanahi Sir Bobet Palmyra and of course our station manager engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po at sa lahat ng nagsubaybay sa atin at IBC 6 ang nakinig sa atin at 87.7 FM Idol Radio. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially ang mga nagsusubaybay sa ating Facebook Live, and thank you sa pag-share and pag-like sa ating Facebook page. Hanapin niyo pa kami sa YouTube, Chito and Jam. See you again tomorrow. Ayos. Yes. This has been the program you love to share. Aksyon niya na, opinion, ug solusyon with the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinion, ug solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos. Aksyon niya na, opinion, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBusiness 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon niya na, opinion, ug solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam. On IBC Channel 6 Palo later. Ang susunod na program.